So ito, ano tayo gagawin? No power. Login. Wala, walang charging lights. Powering on. Wala nangyayari. Wala. At anong ilaw, wala. No power. Dead board. Dead laptop. Dead unit. So, try natin. Open na natin. Itong no power visual inspection mo, titignan nyo muna yung board kung may sunod o possible na shorted. Possible shorted po kasi. Shorted kasi kung sunod. Hindi ba ako rito ko nito? Possible pa kayo ito. Ayan. Tapos, isti-tested nyo na siya kung short siya. Multi-tester natin, hindi big mode nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung sensing resistor nyo. Kali itong isos na to, dito yung sensing resistor nyo. Sensing resistor nyo. Mapakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung saan nyo yung service store. Ito yung charging cord. Ito yung charging cord natin. Yan yung charging cord natin. Siyempre yung negative probe natin sa ground. Yung positive ito yan. Kali yan yung sensing resistor natin. Ito. Makikita nyo, ito yung charging port. Yan, papunta rin dito. Yan, yung inductor nyo. Tapos pumunta sa first MOSFET. Yung first MOSFET natin, second MOSFET. Ito. Tapos ito yung sensing resistor. Dito pa lang, kung shorted na yung positive natin, yung B+, 19 volts, or min rain, yun. Kung shorted na, malalaman na natin dito, yung shorted yun, yung dinagpa-power. Rinig nyo ba?
Yan. Shorted na yung main rail natin. Using multi-tester, malalaman natin na shorted yung main rail natin. Kaso, ang problema natin, mahirap hanapin yung saan yung parte yung shorted yun. Kaya ginagamitan natin yan ng power supply o distribution. Power supply. So, alam na natin na shorted yung agad, shorted na yung 19 volt main rail natin, shorted na yun. Kaya, gagawin na lang natin is, mahanapin yung return motor. Siyempre, 19 volt rail is makarami yan, mahaba yan. Yan yung pinakamarami sa motherboard. Possible dito, yan. 19 volts ko mga to. Lahat ka na ito. 19 volts yan, kaya shorted. Meron 19 volts yan. Dito rin, meron tayo 19 volts. Dito rin, ano 19 volts yan. Dito ito, 19 volts ko. Ngayon, minsan kasi nahanap yan using microscope na nakikita mo parang busted na yung capacitor yan. Possible dito. Possible yung mga yan. Possible naman lahat siyempre lang. Ngayon, makuha natin using digitals. Kasi ano to, voltage injection, malalaman natin yan. Siyempre, pag shorted na yung 19 volts rail, dun lang may mag-inject. Lagyan natin muna yung disivinch natin, is talagyan natin ng 1 volts ba. 3 volts, lalagyan ko siya ng 3 volts. Ilalayipit natin sa dito sa negative ay dito pwede naman dito kasi nakaturnal dito naman at syempre dati kasi naghahawak-hawak lang ako nyo ngayon nakabumili na ako nito ito is isang pinakabilis na paraan para mahanap yung shorted. Natin para mahanap agad kung saan yung shorted na part. Possible yung mga ganito kasi is capacitor lang karamihan. Ayan, ngayon hanapin na natin. Using to. Wala akong makita. So, wala dito makita guys kung saan yung shorted. Possible na sa other side. Kaya babaklasin natin. Babaklas tayo. Kailangan natin baklasin to kasi nga nasa possible na sa kabila yung shorted natin.
shorted na part, busted na part. Kaya binabaklas ko. Possible din kasi MOSFET kung may sira. Pero mas gabas pa rin itanggalin na natin para kabilaan. So, meron pa pala ito dito. Tago. Meron yet. Saka natin tagalin talaga ito. No power guys kasi yung ginagawa nating laptop, hindi mo na kailangan kabahan doon. Ito yung mga laptop na hindi mo na kailangan kabahan pag no power kasi nga no power na. Kasi halimbawa, halimbawa lang, hindi ka na kinakabahan na baka mamatay. Katulad ng mga no display yan, kinakabahan ka talaga dyan. Kasi no display lang yun. Possible kasi na mamatay yung unit. So, ito na. Mag-i-enjoy tayo ulit. Sinjek tayo ng... volts. So 2.6 bumapalo siya ng 2.6 ampere. So parang meron dyan. So ayan guys, may nakita ako rito. Ayan. Ayan, nakita nyo yan. Ayan. Wala na, isa lang, ito lang siya. Ayan yun. Ito. Ayan, nakita ko. Pag-inject kasi natin, nangumula na siya doon. Ayan. Nangumula na siya dito. Ayan guys. Release muna natin ito. So ayan, kita na yung shorted. Tapos nache-check din naman yan using, syempre pagka nakapakapa, pag yung kumakapakalap, wala ka pang thermal cam, wala ka pa nito. Nakakapa yan guys, mainit yan. Nakakapa mo yan dito, mainit. Ayan siya, mainit. Nararamdaman mo naman na umiinit yan. Pwede natin taasan yan para lumakas yung ano niya, ang tirahin niya. Para mas maingat siya. Pag yung kakapakala. Ito na lang. Oh, ito yan. Ito yung malaki palang capacitor yung ano. Yan, sinira. Tingnan na natin alin dyan. Alin sa dalawa na yun. Kasi dalawa yung capacitor natin dito. Ito. Saka ito. Ito at saka ito. Dalawa sila. Magkatabi. Ngayon para malaman natin. Siyempre nakikita ko na yun dito sa thermal camera natin. Pakita ko lang sa inyo.
ayusin ayusin ka pa kapa nakakapayan kung may pang-inject ka. At saka syempre pag ano yan, pag nakapama na dito parte, diba? Dito parte sabi mo dito parte siya, lalagyan mo lang dito ng control dito. Saka mo siya inject nagupang dito. Alin yung unang natutuyo? Yun yun. Nakita niya yan. Nakita niya yan. Ayan o. Ayan niya ba? Natutuyo siya agad. Wala naman ganda. Ito lang talaga. Natutuyo siya agad. Okay na, mami. So yun, lapit natin para makita nyo. Ito lang din yung pagtatanggal ko, yung ano lang. Pag mga kapakapasitor lang na ganyan, soldering lang pinatatanggal ko para hindi na mainitan yung board. Hindi na masyado mainit pa yung board. Sa mga ano, baguhan lang mas bago pa sa akin. Huwag niyo na kayong bumili ng mga kapakapasitor, bali marami yan sa mga board. Napakarami. Ito. At pwede yan. Dito sa kabila. Ayun na, tapos ko lang ito. So, ayan, nakuha na ako. Pagano natin. So, nalimutan ko na yung anak ko. Susunduin ko pa pala. Tatampo na naman yun.
cryonic abit na. Thank you.
So, ayan, napalitan na natin yung capacitor na yan. Siyempre, lilinisan muna natin. So clean, siyempre, so good. So clean, so good. Medyo tabi yung kakabit ko, pero wala. So, ayun. Natanggal natin. Igabit na rin natin. Magabitan na natin. So, ito yung issue guys na common sa mga laptop. Common na common yung ganito, yung shorted capacitor. Common na common yan. Kaya sa mga kung hindi nyo pa alam yung ganyan troubleshoot, sundan nyo na yung video ko, mga laman na. Madali na naman yun. Yung mga marunong naman na, syempre, yan na yung yan lagi yung pinakagusto ng may alam na sa pagtutroubleshoot ng dead motherboard or shorted motherboard. Sana ganyan lagi. At parabilis yung trabaho. Ngayon, tatry na natin. So na-check ko naman na, yun, wala pa, wala naman siyang ano, wala naman siyang ibang short. Nakabit na natin yung mga peripheral niya. Nasubukan kung nalabot na yung problema. Dati naman nung wala pa akong ano, wala pa akong gamit na Enderman. Yun na talaga yung nagamit ko. Yung kapakapa. Nakakapasa pa nga minsan. Nakapasa ko sa daliri. So, ayan. Nakalata na rin mo tayo kabitin. Sabit na natin na. Sabit mo na natin yung isang yan. Ito. So, kapit na rin natin yung heatsink niya, syempre. Thank you.
nating makikabit lahat. Nakakaalaman na. So yan, nakabit na natin. Bali, try na natin. So yan guys, may ilaw na. Pero yung ilaw, may ikot na rin yung fan. Ang nakikita nyo, may ikot na yung fan. Try na lang natin kung mag-display. Yan. Try na natin. Display. Yun. So, ayan. Okay na siya. Good na. Display na. Ngayon, try natin kabit yung mga iba pang hindi nakabit na pipes. Bubuhay na natin. Sa mga nag-uumpisa, siyempre. Tsaga-tsaga lang muna sa una kasi nung una nga ako, wala nga akong mapanood na ganito. Guide. Firing on. So, lobat. Tagay natin yung charger. So, yun guys, magpa-power yung engine. So ayan na, okay na siya. Hintayin na natin mag-load yung OS niya. Wala magiging problema. Ayan, bali na load na. Okay na. Ayan, load na siya. Good na guys, bali ganun lang, sana makatulong yung video ko sa mga nag-umpisa.
Till next time.